Sabi nga ng ilan, kung minsan ang ina o ang mga magulang ang nakakaramdam o nakakaalam ng ilang bagay na makakabuti para sa kanilang anak, lalo na kung usaping pag-ibig. Inaayawan nila kung minsan ang mga minamahal ng kanilang anak sa tuwing may nakita, napansin o naramdaman na kakaiba sa taong ito. Tulad na lamang ng kwento natin ngayon, ang ina ni Loren na si Krista ay ayaw sa kasintahan nito, kaya madalas ang pagtatalo ng mag-ina. Ngunit isang araw, ang kanilang pagtatalo ay ang huli na pala nilang pagkikita. Tunghayan natin kung bakit ayaw ng ina ni Loren sa kasintahan nito at paano humantong sa kamatayan ang huli nilang pagkikita. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Loren Ashley Kidd o tinatawag ng ilan na Violet Rhea at kilala sa pangalang Loren ay ipinanganak noong December 5, 1996 sa Broken Arrow, Tulsa County, Oklahoma, USA. Siya ay solong anak na babae sa apat na mga anak ni na Krista at Joe Kidd. Inilarawan si Loren bilang masayahin, palakaibigan, at laging nakangiti. Noong 13 taong gulang si Loren, na-diagnose siya na may ADHD o Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kaya siya ay pinagamot ng kanyang mga magulang. Maliban sa pagsubok na yon, kinailangan ding harapin ni Loren ang pagpanaw ng kanyang pinakamamahal na lolo o tinatawag niya bilang papa. Dahil sa mga naranasan niya sa murang edad, sinimulan niyang saktan ang kanyang sarili hanggang sa pinagamot muli siya ng kanyang pamilya sa isang psychiatrist. Lumipas ang 5 taon na may mga mabigat na pagsubok kay Loren. Noong 2014, nakilala niyang isang lalaki na nagngangalang Zach na labis niyang minahal. Talagang nagustuhan si Zach ng pamilya ni Loren at naging bahagi siya ng kanilang pamilya. Sa kalagitnaan ng kanilang senior year, nagpa siya ng magsama sa iisang apartment sina Loren at Zach upang bumuo ng sariling pamilya dahil sa isang paparating na biyaya. Ito ay noong March 2015 nang ipinanganak ni Loren ang anak na babae nila ni Zach na pinangalanan nilang Addison. Makalipas lamang ng 1 taon noong 2016, matapos isilang si Addison, nagpakasal naman sina Loren at Zach. Pagkatapos ng kanilang kasal, lumipat sina Loren at Zach kasama ang kaibigan ni si Connor Brunner at ang kasintahan nitong si Alex. Naging maayos ang pamumuhay ng apat sa iisang bubong. Ngunit makalipas lamang ng 1 buwan, nagsimulang lumabo ang mga relasyon nila. Noong 2017, tuluyang naghiwalay sina Loren at Zach. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin silang mamuhay ng maayos sa pagiging magulang sa kanilang nag-iisang anak na babae. Matapos ang paghihiwalayan ni Loren at Zach, naghiwalay rin sina Connor at Alex. At inihayag ni Loren kay Zach at sa kanyang pamilya na sila ni Connor ay magkasintahan na. Ngunit ang mga magulang ni Loren ay hindi naging masaya sa dalang balita ng kanilang anak na humantong sa madalas na pagtatalo ng mag-inang Krista at Loren. Gayunpaman, si Loren ay patuloy pa rin nanirahan sa kanilang apartment kasama si Connor. Ngunit ang relasyong Loren at Connor ay isang magulong relasyon. On and off sila. Dahil marahil sa pareho nilang inabuso ang mga sarili sa ilalim ng mga ipinagbabawal na gamot. Ngunit noong October 26, 2018, inaasahan ni Krista na tatawagan siya ni Loren para sunduin ito pauwi mula sa kanyang trabaho. Ngunit nagtaka siya nang inihatid ni Connor si Loren dahil ang alam ni Krista na naghiwalay na ang dalawa matapos ang matinding pag-aaway ng mga ito. Dahil doon, nagsimula muling magtalo ang mag-ina. Matapos ang pagtatalo ng mag-ina noong October 27, 2018, nakipag-hangout si Loren kasama ang kanyang kaibigang si Blake. Pagkatapos, inihatid ni Blake si Loren sa Shell Gas Station malapit sa apartment ng isa nilang kaibigan na si Mike. Dahil may usapan naman si Loren at Mike na lalagyan niya ng tattoo si Loren sa apartment ito. Mga bandang 6:00 ng hapon,
Bumalik si Blake sa apartment ni Mike upang sunduin muli ito. Ngunit hindi sumagot si Lauren sa mga tawag at text nito. Kaya nagpa siya si Blake na makipag-ugnayan sa isa nilang kaibigan bago tinawagan si Krista. Matapos ipaalam ni Blake kay Krista ang hindi pagsagot ni Lauren, sinubukan rin ni Krista na tawagan ito. Ngunit hindi rin ito sinasagot ng anak. Kaya kinausap ni Krista si Zach upang tanungin ang anak nito kung kasama ba ito. Ngunit ayon kay Zach na dapat makikipagkita siya kay Lauren ng araw na yon para sa isang trick or treat event ng kanilang anak na si Addison. Ngunit hindi ito nagpakita sa kanya. Sa kabilang banda, dahil sa pag-aalala sa kaibigan noong October 28 ng bandang mga alas 12:00 ng madaling araw, nakipag-ugnayan si Blake sa Broken Arrow Police. Sinabi ni Blake sa pulis na huli niyang nakita si Lauren na inihatid niya ito sa apartment ng kanilang kaibigan upang makipagkita. Ayon naman kay Mike na nagkita nga sila ni Lauren upang magpatato. Ngunit hindi pa man nagtatagal ang kanilang pagkikita, dumating si Connor at sinundo si Lauren. Dagdag pa ni Mike na nagpaalam si Lauren na babalikan siya nito. Ngunit lumipas ang ilang oras at hindi na bumalik pa si Lauren. At ni hindi man lang tumawag ito magmula nun. Kaya naman kinausap ng mga pulis sa telepono si Connor. Ayon kay Connor, sinundo niya si Lauren dahil gusto daw ni Lauren pumunta sa Walmart. Ngunit nagbago ang isip umano ni Lauren at nagpa siya itong bumaba sa kanyang sasakyan at maglakad papunta sa bahay ng isang kaibigan. Matapos marinig ng mga pulis ang panig ni Connor, kumuha mga ito ng surveillance footage ng mga lugar na posibleng dinaanan nila papunta sa Walmart. Ngunit walang makitang palatandaan ang bakas ni Lauren. Habang nag-iimbestiga ang mga pulis, nakatanggap sina Krista at Joe ng mensaheng mula sa isang hindi nagpakilalang sender. Ayon sa mensahe, kasama niya si Connor at may nakita siyang dugo sa sasakyan nito, na kung saan ang dugo ay nasa buong upuan, pinto at sahig. Kaya agad naman sinabi ni na Krista sa mga pulis ang impormasyon na yon. At dahil sa impormasyong natanggap, nakakuha ang pulis ng mga warrant para sa kotse, DNA at cellphone ni Connor. Pagkatapos, inimbitahan nila si Connor para sa ilang mga katanungan. Pinasalaysay muli ng mga pulis kung paano sila nagkita ni Lauren. Una, sinabi ni Connor na sinundo niya si Lauren. Mga 30 minuto hanggang isang oras daw silang nagmamaneho. Patuloy sa kanyang salaysay, sinubukan umano ni Lauren na bumili ng mga karayom sa isang tindahan bago sila nagpa siya pumunta sa Walmart. Tulad ng nabanggit noong una, kumuha ng surveillance footage ang mga pulis ng pagpunta umano ni Lauren sa Walmart. Kaya alam ng mga ito na hindi pumunta sa nasabing lugar si Lauren. Kaya sa pagkakataon na yon, binago ng kaunti ni Connor ang kanyang salaysay. Ayon sa kanya, pinagmaneho siya ni Lauren para bumili ng droga. Pagkatapos, nakipagkita umano sila sa dalawang nagbebenta ng pinagbabawal na gamot at pinasakay sa kanyang kotse. Ngunit hindi niya inaasahan ang isa sa dalawa ay may baril. Patuloy sa pagsasalaysay niya na binaril si Lauren ng isa sa mga nagbebenta ng droga dahil sa hindi sila nagkaunawaan. Sa kabila ng mga pahayag ni Connor, hindi ito pinaniwalaan ng mga pulis. Kaya sinimula ng mga pulis na suriin ang cellphone niya sa pamamagitan ng geodata nito mula October 27, 2018. Nalaman nila na nagmaneho si Connor sa 51st at Aspen area bandang alas 6 ng hapon nang humigit kumulang 10 minuto. Pagkatapos, batay sa geolocation, pumunta si Connor sa Walmart kasama ang kanyang dating kasintahang si Alex. Sila ay bumili ng mga damit at panlinis ng mga bandang alas 10:30 ng gabi. Kaya dahil sa nalaman, kinausap ng mga pulis si Alex. Ayon kay Alex, na sinabi sa kanya ni Connor na ang isa sa kanyang mga kaibigan ay binaril. At nakita niyang nililinis nito ang kanyang sasakyan. Patuloy sa pagbubunyag ni Alex, bagaman siya ay takot ng mga oras na yon, naisipan niyang magpadala ng mensahe sa mga magulang ni Lauren patungkol sa nakita niyang dugo. Kaya batay sa kwento ni Alex, naniniwala ang mga pulis na walang kinalaman si Alex sa ginawang krimen ni Connor. Matapos malaman ng pulis na nilinis ni Connor ang kanyang kotse, kasunod na sinuri ng mga pulis ang sasakyan nito. Ayon sa pagsusuri, halatang maraming dugo ang sinubukang linisin dito. Gayunpaman,
Nakakuha sila ng dugo kaya naman agad na ito ay sumailalim sa pagsusuring medikal. Dahil walang katawan ni Lauren, sinuri ang dugo gamit ang DNA ni na Krista at Joe. Matapos nito, lumabas na ang dugo ay natukoy na mula kay Lauren. Muli, hinarap ng mga pulis si Connor. Sa huli ay inamin na ni Connor na siya ang pumatay kay Lauren. Sinabi ni Connor na nagkaroon sila ng pagtatalo ni Lauren. Kaya sinabihan niya itong bumaba sa kanyang sasakyan. Ngunit nagmatigas si Lauren. Dahil doon, tinutukan niya ito ng baril. Pinutok ito at tinamaan si Lauren sa mukha. Patuloy sa paglalahad ni Connor na nagmamaneho siya papuntang Combe and Go Gas Station sa 51st at Aspen. Pagkatapos, inilagay ni Connor sa basurahan ang bracelet ni Lauren at tinapon niya ang katawan ni Lauren sa isang paper mill sa McCurtain County. Matapos ang panayam, agad na pumunta ang mga pulis sa nasabing gasolinahan. At nakita nga sa basurahan ang bracelet at ilang dugo ni Lauren. Pagkatapos ay pumunta naman sila sa nabagit na paper mill. At noon ngang November 3, 2018, nakatukla sila ng ilang buto at balat na kung saan tumugma ito sa DNA ng mga magulang ni Lauren. Matapos ang pag-amin, pagkuha sa ilang parte ng katawan ni Lauren at pagkatuklas ng ilang mga ebidensya, si Connor ay naresto at kinasuhan ng kasong pagpatay. Nagsimula ang paglilitis kay Connor noong January 2020 at nasentensyahan ng habang buhay na pagkakulong na may posibilidad na makakuha ng parol makalipas ang 38 taon. Sa kasalukuyan, nasa North Fork Correctional Center in Beckham County, Oklahoma, si Connor, habang binubuno ang kanyang hatol sa loob ng bilangguan. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sina Chai from Riyadh, Saudi Arabia, Mary Ann Ortiz and family from Lipa City, Batangas, at Gloria Aragon. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Lauren Kidd. Ako po si G. Maraming salamat.